2021 na Pabi. So ako lang yung magre-review na basa ang motor, guys. Nice, bad trip, umuulan. Hey, what's up, guys? It's Logi, see you. For today's vlog is review natin ng NMAX 2021 ABS ng kaibigan natin si Ivan, which is ito. So ako lang yung magre-review na basa ang motor, guys, since kakaulan lang. So di na natin papatagalin. Simulan na natin siya sa engine details ng NMAX 2021 ABS. NMAX ABS engine details. As far as powered by 155cc or gasoline engine. So fuel injection na rin siya. Fuel injection system and has single cylinder four-stroke, four valve liquid cooled and single overhead cam engine. So guys, pagdating naman sa gulong is both 13 ang sukat ng gulong front and rear. Pero may pagkakaiba lang sila sa laki, which is ito. 110 by 70 at 130 by 70 naman sa likod. Both RIC IRC tires. Yan. Both disc brake na may 230mm ng laki. Genuine disc brake yan ng NMAX. Ayan kung makikita nyo. Pagdating naman sa shock is telescopic type siya, guys. Then sa likod ganun din. So i-start muna tayo dito sa detail sa harapan ng kanyang itsura. Ito ang pinaharap niya. Unlike sa version 1, mas malapad yung itsura ng version 1 natin, guys. Dito, version 2, parang mas ma-curve or mas mataray. Mas mabangis ang LED ng NMAX version 2. So guys, itong NMAX 2021 na ABS is CVT na rin siya. Kung ikukumpara mo siya sa version 1 na NMAX, parang mas matulis siya. Ayan, unlike sa version 1 na mas malapad. Kung titignan, halos same na sila ng aerox, ng shock. Yun lang naman ang pinapansin ko. So tingnan naman natin, guys, yung physical looks niya. Pagdating dito sa gauge, as you can see, guys, mas detailed na siya unlike dun sa may dating version 1 na maliit, na bilog. Dito sa gauge na to, guys, is pinapakita na rin kung ano yung pinaka-detailed about sa magiging takbo ng motor nyo. Nandito na yung TCS or traction control system. Ayan, kung gusto mo siya i-activate, makikita mo na rin siya. Ayan. And then kung naka-indicate din dito, guys, yung fuel and then yung sa V-belt kung magiging, kung papalitan na siya. Eko, trip 1, trip 2. So yung motor na to nakakita 144 kilometers pa lang siya. Bagong-bago, guys. So nagko-consumption na siya ng 32.9 km per liter. So napakatipid, di ba? Battery 12.4. Ayan, nasa standard pa rin siya. So makikita nyo pa rin kung palitin or what. So yung standard natin is 14.1 o ganun. 40.1 something. So guys, unlike sa ibang scooters, ang Yamaha is mahilig talaga maglagay ng mga outlet gaya nito. Nakusa, makakapag-charge ka ng mga phone. So ito yung kami ko, titry natin yung paso. Alright! At sa kabila naman, let me check this one. So dito, baka... Ayan. So medyo may kababawan na like dito sa left part. Pwede kang maglagay dito ng phone. Let's check kung kakasya yung phone natin. So feeling ko sa mga long ride, di rin naman ito magbubukas unless na lang kung bubuksan yung talaga siya. So matibay ang quality ng mga nilagay dito ng Yamaha. So sa kilis, guys, ito na magiging itsura niya kapag binuksan nyo. So unlike sa akin, sa Honda Click ko, pinipindot pa siya bago magalaw yung naka-ignition. Dito sa Yamaha, ito, pipindutin mo na lang once na nabuksan mo yung keyless o yung remote niya. Pipindutin mo na lang siya para makontrol mo siya kapag pakaliwa. So it means nabuksan mo na yung makina. And then kapag kanan,
left side. Pakalak na yung motor. Not sure kung kaya i-reverse yung dipet. Hindi kaya. So pag maglalak ka ng Yamaha ng NMAX, mostly talaga pakaliwa. Alright. So guys, fuel tank niya is 7.1. Mas malaki na ang nailalagay natin sa version 2 unlike sa version 1 na 6 point something lang. When it comes naman sa compartment, tingnan natin guys. Pindutin natin. Alright. Pag gumagatok na yun, tumunog na yun. Nag-indicate na siya na pwede na siyang galawin. Yan. Yung. Tok. Yan. Pinaka-loob ng compartment ng 2021. So 23.3 liters ang kayang ilagay dito. Kasya ng full face helmet, yung maliit na shell. Depende sa shell, kung dasya shell ng helmet ang magkakasya ng mga papi. So hindi na ito yung pinaka-stock na upuan nito, pinalitan na ito ng kaibigan natin. Pero ito pa rin yun, pinatabasan lang niya, hindi pinapalitan niya ng cover. Sa stock na upuan nito is mas makintab na siya. And then wala na siyang stitch unlike dun sa version 1. Papakita ko na lang yung picture ng version 1 and sa version 2. So ito naman ang fuel niya guys. Automatic. So, 7.1, gaya nga na sabi ko. 7. So friendly naman siya sa mga kagaya natin Filipino standard height, which is na mayroong standard height na 5'4". So kayang-kaya pa rin ng mga hindi pinalad sa height ang pinaka ground clearance. When it comes naman sa may weight nito, kasing bigat niya yung binuhat ni Miss Heidelin Diaz na nag-champion sa Olympics na may 127 kilograms. Pero yun yung bigat nun na binuhat ni Miss Heidelin, kasing bigat ng NMAX mga papi. So guys, ito try natin itong NMAX sa kasagsagan ng ulan. Damn! So far, napaka-smooth pa niya kasi bago pa nga lang. Nakikita niyo no, pag umabot tayo ng 50 and above, lumalabas yung parang BBA. Lumalabas yung BBA guys, oh. Ang cool! So hindi natin siya bibiritin guys kasi madulas yung kalsada ngayon. Even though na meron tayong ABS na nag-secure ng ating braking system or yung nagpapaganda or nagpapalakas sa preno natin. So kailangan pa rin natin magdaan-daan, gawa nga ng hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Whew. So sobrang dami na nga talagang nabagong features dito ng Yamaha, no? Sa gauge pa lang eh. And then sa bagong features, ito yung bagong innovation ng Yamaha, which is yung Y-Connect na pwedeng i-connect sa cellphone natin para malaman kung anong mga details kung anong mga nangyayari sa motor natin guys. So comparison naman nila ng version 1, halos wala naman sila ganong pinagkaiba when it comes sa engine, pero sa mga safety features nito, mas angat ang ABS or yung 2021 na version gawa nga ng dahil sa Y-Connect, TCS, and then sa may ABS. Meron din namang non-ABS or standard ng 2021, which is yung red. May black din sila. So sila yung mga standard NMAX 2021. So pag ginagkaiba lang nila is dahil nga dun sa ABS and sa may Y-Connect, which is yung Y-Connect. Sabi ko nga kanina, mas malalaman mo kung ano ang magiging details ng motor mo, kung ano yung mga possible na palitan in the future. Kasi madedetect na niya kung tama ba ang pagkakatono, yung belt mo kung palitin na ba, and then yung syempre yung sa may basic sa change oil, makikita na nila dito guys. So ganun ka-advance si Y-Connect. So shoutout si Yamaha. So pag innovate ng mga motorcycles and then sa pag-upgrade ng mga safety feature sa mga motor ninyo. So as of now, yung comfortability naman ng motor na to, same pa rin sa version 1. Mas okay talaga yung ABS kasi naranasan ko, di ko lang na-video ang kanina, yung bigla ang pagpreno ko. Talagang kumagat siya, may lumagotok or tumunog na parang tik, yung ganoon pagka pumipreno ka. So ibig sabihin,
kumakagat yung ABS. Based lang sa experience ko yun, guys, ha. Gaya ko, newbie ako. Malaking tulong to, yung ABS na feature para sa akin, guys. So mamaya ipapakita ko rin kung ano ang naging takbo, kung gaano kalakas ang ilaw kapag sa gabi naman. Yo, what's up? Try natin panda rin. So ito, guys, yung pinaka panel gauge niya. Kitang kita yung details. So ngayon ito, try natin siya i-drive ng gabi. So nandito kami sa may pinaka subdivision ng aming tropa. As you can see, napaka-smooth pa ng NMAX nito ni Ivan. Shoutouts, Ivan. So stock, ano pa rin ito, ha? Stock light pa rin yung gamit natin. So pinalagyan na rin niya ito ng mini driving light. Sa mga malalabong mata gaya ko, suggest ko na maglagay talaga yun ng mini driving light gaya nito. Look or eye. So as you can see, guys, ito yung pina headlight nya. So Stanley na siya, both front and rear. So ito yung pinaka look nya pag naka high beam naman siya. Alright, naka built in na kasi yung pinaka mini driving light nya, guys. So try mo ay ano, yung signal light. Signal light nya bulb type pa rin. Look at, guys, tignan nyo. Yung parang pinaka backlight nya is ito. So bulb type pa rin siya. LED likod. Yung pinaka signal light nya is bulb type pa rin. Ito LED Stanley. Alright. So yun lang.